Escuela de Parcel Racing natin. Medyo delayed lang tayo sa original plan natin, pero kakayanin naman. I-confirm ko na lang lahat ng guests, saka ayusin ko yung sa menu reception. Ah, I almost forgot. Ito na yun, tingnan mo yung wedding ring natin, oh. Nakuha ko na kanina. Perfect, diba? Parang ikaw. Perfect. Sige na, sukat mo na. Huwag na. Sukat mo na para malaman natin. Di na kailangan. Sige na, sukat mo na. Ayoko na! Ayoko na ituloy yung kasal. Ano? I'm sorry, Tim. Bakit? Ayoko na. Nasasakal na ako. Lahat na lang ginagawa mo for me, lahat dinidecide mo for me, pakiramdam ko wala na akong sariling identity. I'm sorry, pero ayoko na talaga. 5 years, Jen. Jen, 5 years? Isusuko mo lang ng ganun-ganun yung relationship natin? Matagal ko nang sinabi sa yung problema natin ito. You promised to change, pero wala. Ganun ka pa rin. Ayoko na. Nagawa ko lang naman yun dahil ikaw na lang ang pamilya ko, Jen. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Gusto ko ibigay sa'yo lahat. Yung buong-buong ako. Pero nasasakal na ako! Anong gusto mo? Anong kailangan mo? Space? Time? Ibibigay ko sa'yo, Jen. Lahat! Huwag mo lang ako iiwan. Jen. You're the only one I have right now, Jen. Ayoko na. I'm sorry. Hindi! Hindi ako papayag. Kung hindi mo itutuloy ang kasal, mapapakamatay. Please. Hindi akong bibiro. Mapapakamatay talaga ako. Mapapakamatay ako! Mapapakamatay ako! Mapapakamatay ako! Laban mo yung karapatan mo sa anak mo. Gusto mo talaga makuha ang anak mo. Maraming paraan. Maraming paraan. Hindi mo kailangan pagkamatay.
siya bumitiw. Mahal mo ba siya? Kailangan ko siya. Ibang mahal, ibang kailangan lang. Talagang mahal mo siya, napapakita mo pa baba mo. Babalik ko sa iyo ngayon yung payo. Talagang gusto mo siyang makuha ulit. May paraan. Hindi mo kailangan mo pa. Sige, ganito na lang. Kung walang nangyari sa mga payo natin sa isa't isa, bumalik tayo dito pagdating sa pagkabawa. Sabay tayo tumalik. Han? Usap naman tayo. Tama na, Tim. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tinapos na natin ang lahat. Bigyan mo naman ako ng isang pagkakataon. Para mapakita ko sa'yo na kaya ko magbago. Ayoko na, Tim. Totoo yung magkakausap tayo, nauwi lagi sa pagwawala mo eh. Nung huli tayong mag-usap, nagwala ka. Punta ka pa nga magpakamatay. Takot na ako sa'yo eh. Honey, may problema ba? Pare, may problema ba? Ka pa lang sa trabaho. Bakit kita nakikita? Madami kasi kami doon, pero ngayon na ako na-assign sa firm nyo. Mukhang hindi naging maganda yung usapan yun ng girlfriend mo, ah. Pareho na tayo ngayon. Pinagpalit niya na rin ako, eh. Buong buhay ko, handa ko sanang ibigay sa kanya. Pero pinagpalit niya ako ng ganun-ganun lang. Alam mo, na-realize ko, hindi naman pala lahat ng pinaplano natin umayon sa mga nangyayari. Ako, binala kong mag-abroad nun para sana sa anak ko. Mag-iipon ako para mabawi ko siya. Pero wala namang tumanggap ng trabaho sa akin kasi hindi naman ako nakatapos. Kaya ito ngayon, janitress, isang kahig, isang tuka. Bakit? Yan yung bahay ng nagampon sa anak ko. Gabi-gabi bago ako umuwi, dumadaan ako dyan. Tinitingnan ko yung anak ko. Anong pangalan niya? Maya. Saan ka pupunta? Tutulungan kita. Kakausapin ko sila para makuha mo anak mo. Pero... Bakit naman niya? Kapatid ko po. Sino po kayo? Ano po kailangan niyo? Pwede ko bang makausap mama mo?
Wala pa po siya eh. Pauwi pa lang po. Bakit po? Kilala ko kasi yung totoong nanay ng batang yun eh. Gusto na siyang bawiin ang nanay niya. Kapatid ko po siya. Ano po sinasabi niyo? Ati Alex! Salamat sa pagpapahiram mo ng panyo mo. Uy, salamat sa ginawa mo kagabi. Pero hindi ko na sila kayang natin. Gusto mo, takutin natin yung pamilya nila eh. O kaya, kidnapin natin yung bata. Sabi mo lang, o bahala. Sobrang naman. Eh, baka mo ba ako tinuturuan? Ano ba yung problema mo? Saan mo na ako doon? Kung ayaw niya, ayaw ko na rin. So, handa ka nang tumalog bukas. Dahil suko ka na. Ano muna yung problema ko yung pag-usapan natin? Sorry muna. Bakit mo nga ba tinutunan lahat ng attention mo sa problema ko? Hindi naman tayo ganun ka-close, ah. Sa sandaling panahon ng pagkakakilala natin, walang iba nagparamdam sa akin na importante ako kundi ikaw. Kasama kita, pakiramdam ko kay Sylvie ako. Parang kaya kong natasin lahat ng problema. Pakiramdam ko, mahalaga ako. Tato. Carmela. Please. I'm sorry, dear.
ko alam. Meron na itong nagbago sa puso mo. Ayaw mo naman talaga sa kanya. Ayaw ko naman maging unfair sa kanya. Kailangan ko lang siya. Hindi siya mahal. Ayaw ko na rin lukuhin yung sarili ko. Saka naisip ko, hindi naman solusyon sa problema ang pagpapakamatay. Sa'yo siguro. Sa akin, hindi niya eh. Ano ako magagawa? Huwag kang sumuko. Nagagawa ko pa ng paraan. Nakukuha mo pa si Maya. Hindi na ako, Tim. Wala akong pag-asa. Tumila. Tumila! Carmela! Ako. Handa akong maging dahilan para mabuhay ka pa. Excuse me, miss. Miss, kilala mo ba si Carmela? Yung janitress? Hindi. Sige, salamat. May kilala ko bang Carmela kasama niya? Naku sir, madami po kami dito. Hindi ko po kilala lahat. Mabuti pa, tawagan niyo na lang po agency namin. Salamat. Hindi ko po kasi alam yung pangalan niya eh. Pangalan ko lang po Carmela. Sige po. Salamat. Okay, alam kong puyat na kayong lahat, pero we still have to finish this para sa presentation natin bukas sa kliyente. Importanteng account to, so we can't afford to lose this. Okay? So, let's just start with Tim. It's your turn. Ano yung concept ng storyboard mo? Okay. Tim, saan ka pupunta? May kailangan lang po ako puntahan. Na mas importante pa para sa presentation natin bukas? I'm sorry, sir. Siya ang anak ni Carmela. Paano mo nakilala si Carmela? Iniwan sa akin ni Carmela si Maya nung maliit pa siya.
Ampun lang ako, ma? Oo, pero itinuring ka na namin na para namin totoong anak. Ibalik niyo na siya kay Carmela. Paano ko siya ibabalik kay Carmela? Eh, matagal na siyang patay. Maliit pa lang si Maya nung iniwan siya sa amin ni Carmela. Nabalitaan ko na lang na tumalon siya mula dun sa building na pinagtatrabahuan niya. Kung nasaan man siya, nagpapasalamat ako dahil binigay niya ako sa inyo. Mahal na mahal ka ng mama mo. At nagsisisi siya na ipinampun ka niya. Na sumuko siya. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang lahat ng ito, pero salamat. Salamat. Araw-araw, binibigyan ako ng Diyos ng buhay. Gagamitin ko yan para mahalagahan ang mga tao na nasa paligid ko. Mga taong nagmamahal sa akin. Salamat, Carmela. Salamat at tinuruan mo ako lumaban at magmahal muli. Paano ang ibig, masakit man ang nakalimutan.